Hi guys, today i-review ko sa inyo itong kauna-unahang Byredo na perfume or eau de parfum na pabango ko. This is the Mojave Ghost na pabango. Nabili ko siya sa Beauty M&L or Beauty Manila. Ganito yung box niya. Ayan, meron siya ditong B, Byredo, and ayan yung pinaka-name nung pabango. So, para ma-open yung box, i-slide mo siya. And meron siyang parang paper dito na sticker sa gilid. Parang pinaka-seal niya yata, yun eh. Ililift mo siya ng ganyan. And I have this 50ml, 8,000 pesos siya sa Beauty M&L. And meron siya nitong paper, hindi ko pa nabubuksan. Baka description ng pabango. So, naspray ko na siya kanina pa. Actually, inispray ko siya dito sa my right, left na leg ko. Kasi I will be using itong dalawang wrist ko sa ire-review ko din na pabango. Actually, gumawa ko ng separate na review ng pabango. So, ganito yung itsura niya, guys. For 50ml, 8,000 pesos. Ang mahal niya, ha? This is a amber floral fragrance for women and men. Lumabas siya ng 2014. Medyo matagal na siya. Top notes are sapodilla and ambrette or musk mallow. Middle notes are magnolia, violet, and sandalwood. Base notes are ambergris and cedar. So, spray muna natin. Dahil nakapag-spray na ako ng pabango dito sa wrist, sabi ko nga kanina, na-spray ko na siya dito sa left na leg ko, bandang tuhod. Parang nagli-leak yung bote ng konti. Lakas ng sprayer niya. Yung unang amoy niya, guys, ang una kong naiisip na amoy niya is ozonic, if that's the right word. Medyo na-gets ko siya eh, nung bumili ako ng Christian Dior. Ozonic is, kung tama yung pagkakaintindi ko, which makes sense sa akin na amoy siya nung, alam niyo yung kunyari nasa Baguio kayo, kasi ganun yung dating sa akin eh, na mababa yung hamog, tapos naamoy mo yung hamog. Ganun yung dating, kaya minsan fresh, ozonic, medyo magkakadikit yan because, di ba parang yung amoy nung hamog, ang fresh, parang ang linis, parang amoy ng nature. Amoy talaga siya ng nature, di ba? So, ganun yung pagkakaintindi ko, guys. Para siyang nagbo-borderline na parang ozonic, na parang amoy rubber, yung melissa na lagi kong sinasabi sa inyo guys na parang may pagka-play doughy na dating, ganun yung amoy. Kakaiba siya na pabango. Pero nung una ko siyang ni-spray kanina, sabi ko, yes, kakaiba siya. Fresh. Hindi siya yung something na pipiliin mo kagad. Unless parang collector ka ng pabango or mahilig ka talaga sa pabango. Kasi hindi siya yung typical na floral, fresh, hindi siya ganon. Kakaiba siya, guys. Madalas siyang kino-compare in terms of freshness sa Chanel Chance na Outandre. And tinatry kong intindihin bakit. And now medyo naintindihan ko na kasi yung freshness niya, yung... Hindi kasi siya yung floral na pabango eh, pero parang may ganung dating eh, parang something na ang linis, hindi naman siya citrusy, hindi rin naman siya aquatic, meron siyang ganun na dating. To me actually, mas malapit siya in terms of parang freshness sa BBK na Bouquet d'Ongre. Actually, nireview ko silang dalawa, no? Itong si Outandre at saka si Bouquet d'Ongre. Kasi marami ding nagsasabi na magkahawig sila. And ito, parang kinoconnect nila kay Chanel. So, sa akin, mas malapit yung in terms of freshness, yung dating niya dito sa BBK. Maya-maya, may parang something na medyo spicy na lalabas. Pero, hindi siya spicy enough na parang iisipin mo, oriental siya. Meron siyang kagat ng spiciness. Sa initial na spray, ang una kong naisip, kasi nga iniisip ko, kakaiba siya. Likeable, pero hindi siya parang yung common na common. Pero unless nga na mahilig kayo sa pabango, meron kayong maiisip na kahawig niya. So sa initial na spray, sabi ko nga, parang nakoconnect siya sa Chanel, pero sabi ko, mas malapit siya dun sa BDK. Pero mas kaamoy niya sa initial na spray, itong commodity na rain. Meron siyang ganun na dating. And then, yung dry down niya sa akin, parang lumakas na ng konti yung something na spicy na almost powdery. Medyo kakaiba nga tong amoy na to, na nung nag-dry down na siya, ang una ko nang naisip is itong Creed na Love in Black. Sa dry down niya sa akin, ganun yung kinalabasan niya, except
Except itong Byredo, parang medyo mas masculine siya ng konti compared dito sa Creed Love in Black. Ito parang mas, sa naalala ko, mas powdery na slightly spicy. I don't remember kung na-review ko na to. Baka nakatambak lang siya dun sa mga nakapila na i-edit ko pa para ma-post ko yung review nito. Pero etong Byredo na Mojave Ghost sa akin, sa dry down sa akin, halos magkaparehas lang sila. Parang si Mojave Ghost is yung panglalaki na version ni Love and Black na Creed. Kasi mas parang meron siyang woody na notes. And ayun nga, medyo mas slightly masculine siya. Bagay pa rin naman siya sa babae. Gusto ko rin naman siya. Lalo na hindi naman ganun ka-strong yung parang powdery, lipsticky. Kasi meron siyang point na ganun eh. Parang nagiging makeup-y, lipsticky yung dating niya. And then nawawala yun. Compared dito sa Love in Black na Creed na mas stronger yung parang something na powdery, spicy. Parang ganun, guys. So, gusto ko siya kasi kakaiba siya. Pero, ayan no, yung itong commodity na rain, amoy hamog na basa, na amoy ulan, na nabasa yung kalsada. Meron siyang ganung dating si Mojave na Ghost. Sabi nila, sobrang hina nito. Guys, nung inispray ko to kanina dito sa left na tuhod ko, tuhod, ang layo niya sa ilong ko, guys, sa isang spray lang, naamoy ko siya. Naamoy ko siya habang naglalakad ako, naamoy siya kahit mga arm's length, even actually dalawang, ano bang sukat ng isang arm's length. So, doblehin mo yon, naamoy siya sa akin. Isang spray lang, guys. Ganun siya kalakas. Now, hindi ko pa siya na-test ng maghapon. I guess na-test ko na. Kasi kanina pa to sa tuhod ko. Kanina pa siyang 1:30 dito sa tuhod ko and 5:12 na PM ngayon, no? So, matagal-tagal na rin siya. Malakas pa rin. Naamoy ko pa rin siya once in a while. So, I guess, kung dito sa Philippine weather, depende pa rin kasi, guys, sa chemistry sa skin eh. Pero sa akin, for something na fresh, somewhat ozonic, lipsticky, powdery, na may pagka-woody na note, malakas siya. Mas ire-recommend ko siya sa lalaki. And this is eau de parfum. I'm not sure kung meron tong eau de toilette. Pero, guys, itry nyo to. Sa babae kasi parang somewhat medyo powerful yung dating niya. Kasi hindi nga siya yung typical na floral, ganun. Hindi rin siya sweet. Hindi rin siya... Basta kakaiba siya, guys. Kakaiba siya. Kakaiba in a way na meron din naman akong mga kahawig na pabango niya. Pero kasi itong commodity rain, hindi ko siya masyadong naririnig dito sa Philippines. Etong Creed Love and Black, hindi ko rin siya masyadong naririnig dito sa Philippines. Siguro kasi yung price point din niya medyo mahal, no? Pero itong Byredo, mahal siya lalo kasi for 50ml, 8,000 yung bili ko sa kanya. Naka-sale pa yan, I think. Naka-sale ba? Hindi ko na maalala. Kasi parang sa ibang stores, mas mahal pa siya ng konti. Lalaki, mas bagay ito sa lalaki. Kung gusto ninyo to as women, ako kasi babae, gusto ko rin naman siya, itest nyo muna sa skin ninyo, antayin ninyo yung dry down in 30 minutes, 1 hour, antayin nyo, guys, kasi sisipa yung parang sinasabi kong something na may pagka parang strong na note niya, na parang to me ang masculine. Baka hindi kasi magustuhan ng karamihan sa babae, lalo na sa mainit na weather. Pero sa skin ko, okay naman siya, guys. Ang medyo masculine lang niya. Maganda siya sa powerful na women, mga girl boss. Actually, mas na-imagine ko siya ng parang naka, in some way, naka-suit. Hindi ko alam kung bakit. And then, hot na weather. Hindi ko siya mare-recommend for signature na scent. Sa babae. Sa babae, guys, ha. Sa lalaki, yes, because of yung parang strong na note niya. Pag nag-dry down, maganda siyang signature scent sa lalaki. So, ayun, guys, I hope hindi kayo naguguluhan. Mabango siya. Kakaiba lang kasi, kaya better test nyo muna. If you could get a decant, i-test nyo muna, guys, kung babae kayo. Pero kung lalaki kayo, go and buy. Maganda siya sa weather natin dito sa Philippines. And sa akin, ha, sa akin malakas siya. So, ayan guys, that's it. I hope you learned something today, something helpful. And thank you for watching. Bye!